Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, at pinagsama mo muli kami. Ngayon ay Biyernes na muli. Mahabang linggo po ng pagtatrabaho ang ginugol namin. Natutuwa po kaming ibigay ang panahon na ito para pasayahin ng lahat. At nawa po ay gawin mo kaming paraan upang mas gumaan ang pakiramdam ng mga tao na ngayon ay nasa quarantine pa rin. Ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesucristo na iyong anak. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Amen! Buwan ng wika pa rin mga kabiyernes, Agosto, todo-todo, tayo ay nasa ika-apat na palabas na ng Finally Friday o sa wikang Pilipino ay sa wakas, Biyernes. Ako si Doc Brian Bantugan, puno ng Center for Innovation and Development. Kasama ko at makakasama ko lagi si Doc Amelia Butial, puno ng Center for Continuing Education. Kami ang inyong tambalang Side A at Side B. Ang Finally Friday po ay programa ng St. Paul University, Manila. Magandang araw, Doc A! Sa wakas, Biyernes na uli. Magandang araw sa lahat ng ating tagapanood mula Pilipinas hanggang sa dulo ng mundo na may internet, may Zoom, YouTube at Facebook. Magandang araw, partner Doc B. Buwan pa rin ang kapanganakan ng Finally Friday, buwan ng wikang Pilipino. Oo nga. Nung nakaraang Biyernes, kasama natin si Ginang Eva Navarro sa usapan at bugtungang Pilipino. Nasihan ka ba sa ating pakulo na bugtungan, Doc Ami? Walang kaduda-duda, Dr. Brian, napakasaya ng episode 3 ng Finally Friday at iyan ay isang award. Buhay na buhay ang wikang Filipino. At mas mabubuhay ang dugo sa araw na ito dahil ang usapan natin ay tungkol sa isang bagay na gustong-gusto mong gawin, ang paglalakwatsa. kaya ako nakadamit ng ganito, di ba? Ito ay galing sa strawberry farm ng Baguio. At ito naman ng Baguio. Ang t-shirt ko ay naglakwatsa bago dumating sa akin para sa buwan ng Agosto. Ayan. Sige na nga, sasabihin ko din ang aking t-shirt naman ay from Bohol, isa sa mga lakwatsa namin ng bisita natin ngayong araw na ito. Doon ko to binili at medyo hindi na masyadong cash na sa akin, Doc Brian. kung tinatanong mo na ako ba ay sinasabi mo kanina na tayo ay nasasabik sa paglalakwatsa, naku, sobra na ako nasasabik na gawin ko diyan. Sabi nga, been there, done that. At syempre, mas masaya ang paglalakwatsa kung meron tayong kasama parati. Oo, at ang bisita natin sa araw na ito, ang lagi mong kasama, tama? Well, ika nga ng isang DJ, kailangan pa bang i-memorize yan? Tinatanong pa ba yan? Hindi ko naman siya masyadong laging kasama. Parang araw-araw lang. Oo, nalungkot ka ba nung mag-pandemic, natigil biglang yung paglalakwatsa? Ang ating bisita ngayon ay sanay talaga na maglakwatsa kung may tuturing na paglalakwatsa ang gabi-gabi namin paglalakad sa Robinson's Place, Manila. At ang kada linggo na paglilibot sa mga hotel lobbies bukod pa sa ilang beses na din kami nagkasama sa mga magagandang tanawin dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya ang sagot ko dyan, Dr. Brian, ay nakakaluha po talaga kasi yan ang buhay ng mga programa na hawak namin. Napakatagal nang naging adjustment ko dahil nga ako ay may likas na anong tawag doon na ako si Ma'am Eva, kailangan ko to. Ako ay merong nunal sa paa. Literal yan, Dr. Brian. Ang bisita ba natin ay meron ding nunal sa paa? Po, hindi natin alam, mamaya tatanong. Ikaw ba, Dr. Brian? Wala, pero... May kwento ko lang. Wala naman, pero... Noong kasing bata kami, hindi kami tumatalon kapag bagong taon. Umiikot kami sa buong subdivision at ang pangarap namin ay makaikot sa buong mundo. Sa kabutihang palad, nagkatotoo naman. Kaya kung gusto nyo, gawin nyo rin yun. Nangyari yun sa akin. Mga Pilipino, likas na lagalag o lakwatsero. Hindi ba nga, bago pa dumating si Magellan sa Pilipinas, nakalibot na sa buong mundo ang mga taong nakatira noon sa mga kapuluan ng Pilipinas? Mga tunay na seafarers, kumbaga, Doc Brian. Oo, at hanggang ngayon naman, naglalakwatsa pa rin. Kahit pandemic, may mga nakikita pa rin ako sa Facebook na nagpo-post ng pictures nila sa beach. Hindi mapigilan ng pandemic.
Talaga yatang bahagi yan ng buhay, Pilipino, kaya bago mag-pandemic, buhay na buhay ang lokal na turismo sa Pilipinas. Mabigyan lang ng long weekend ang mga Pilipino noon kung kahit sana nakapang-abot na. At kahit nga hindi long weekend, kahit na dalawang araw lang yan o isang araw lang yan na holiday, go pa rin ang mga Pilipino. Oo, yan ang hindi kumagawa nung nagpunta ako ng Kadanta eh. Nakakapag-bakasyon lang ang mga Pinoy sa Toronto kapag may holiday. At bihira ang long weekend. So, malungkot talaga. So, pupunta ka lang ng Montreal, for example, no, yun yung nasa hilagang bahagi ng Toronto, gagastos ka ng 30,000 pesos, pamasahe pa lang. Eh, hindi aeroplano yun ha, tren. Masarap naman ang tren, pero mahal pa rin. Ako, Doc Brian, naalala ko tuloy yung pagpunta ko rin sa Toronto. Mukhang lubhang napakagastos ng mga panahon na yun sa pagbisita sa mga ganyang lugar. Dito sa Pilipinas, mahal natin ang lakwacha. Kaya naniniwala ako, mangyayari ang tourism with a vengeance. Magbabalik at magbabalik ang turismo. Kati-kati na ba ang mga paa ng mga Pilipino sa palagay mo, Doc Ami? Naku, eh, kung ako ay sobra, eh, malamang lahat din talaga ng tao ay nasasabik na talagang makapunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kung hindi nga lang nakakamatay talaga ang pandemic na ito, ipupusta ko talaga. Ano ba ang kailangan ko ipusta? Baka kung saan-saan na nakarating ang ating bisita ngayon at sabik na siya talagang makaikot ng Pilipinas muli. Oh, malamang sa dami ng kanyang koneksyon, hindi ako magtataka kung ganun nga ang mangyari. Handa ka na ba, Doc Brian, para malaman kung sino ang panauhin natin ngayon? At handa na ba ang ating puno, mga mananood? Oo. Ang panauhin natin ngayon ay ang aking partner in crime sa CBM o more specifically sa hospitality and tourism management. Ang tunay na lagalag pero with style. Siya ang puno ng Hospitality and Tourism Management Program ng St. Paul University, Manila. Mga kaibigan, mga ka-Biyernes, atin pong palakpakan. Sir Rowel Sopendio, ang ating bisita ngayong araw. Magandang hapon, Sir Rowel. Hello, good afternoon. Good afternoon, magandang hapon. Pa-shoutout muna sa aking mga first year na students na nandito. So, hello and to my friends out there, sa mga kasamahan natin, mga guro, sa mga estudyante natin, hospitality and tourism, welcome to this day. So sabi nga, ipagpaumahin nyo po, baka minsan makapagsalita po ako ng wikang English. Pero ngayon po ay buwan ng wika, so pagpasensya nyo na po ako. So ngayong araw po, magiging makubulakan po ang ating pag-uusap ngayon. Balik tanaw po natin ang mga lugar na napuntahan nyo na o yung mga naikot nyo na o yung mga gusto nyo pampuntahan, lahat yan pag-uusapan natin. Tama si Sir Ruel. Sir Ruel, totoo ba na nalibot mo na ang buong Pilipinas? Okay, ang sagot ko dyan ay oo. Kasi kung titingnan mo kasi di ba, kung napunta ka sa norte, dapat nakapunta ka sa Cagayan, Batanes. Kung napunta ka naman sa baba, I think nakapunta na akong pinakamalayo ko, Bisambuanga and Siargao. And then sa east and west side naman, Palawan, and then Leyte sa Casamar. So naikot ko na yung north, east, south, and west. Ang ganda, di ba? Ganun ba? Pero nung bata tayo, bata kayong dalawa. Sana yung Pilipino lang naman ang unang yung nalibot ng buong Pilipinas. Matagal ng panahon yon at hindi ko yata inabot yan, Sir Rowell. Papayag ka ba? Alam mo, gusto mo ba tayo magkabistuhan ng edad, Doc Amy? Okay, may trivia ako dyan. Alam mo, ang naming Pilipino. Yes, may trivia ako dyan. Alam mo ba, pagka-graduate ko, yan ang unang-unang lugar kung saan ako nagtrabaho. 1992 ang nayong Pilipino. Okay? So, nanggagaling ako from Camuning in Quezon City, magbiyahe ako, sasakay ako ng California bus line, kung naaalala nyo pa yun. Ito yung kulay dilaw na bus na dumadaan sa EDSA. Okay? Tapos, dediretso na ako dyan sa Nayong Pilipino. So, nakatatlong taon din ako dyan sa Nayong Pilipino. And then, eventually, nagkaroon nga ng extension ng airport. So, talagang nagsara si Nayong Pilipino at nalipat na siya sa Clark, sa Pampanga. Pero kung i-recall ko yung mga nangyari noon, talagang araw-araw ako ay namamasyal sa Pilipinas kasi sisimulan ko yun sa Tagalog region, Bicol region, Visayas, Mindanao, Cordillera, saka at ang pinakahuli would be ang Ilocos region. So, sabi nga natin, ang Nayong Pilipino, alam mo ba isang trivia yan?
kinopya pa ng Indonesia sa atin yan, na kung saan gumawa sila ng Taman Mini Inda or Little Indonesia. Yan lang po ang content trivia about tayong Pilipino. Biruin yun. Naka-inspire. Isa pa lang yan, ha? Marami ng trivia, marami na agad learning ang mga tourism students. Oo, sigurado ko mas marami pang kwento mamaya. Pero meron akong tanong, Sir Ruel. Ano ba ang ibig sabihin ng wanderlust? Ikaw ba ay may wanderlust, Sir Ruel? Okay. So kung titingnan natin yung Tagalog version ng wanderlust, ito yung pinaka gusto mong puntahan, pinaka gusto mong gawin, pinaka gusto mong kainin. Marami akong pinaka na gusto. Pero sabi ko nga, yung pinaka gusto ko, siguro na na-achieve ko na yun eh, yung maglakad ka sa mga streets sa Europe, no? Talagang you are traveling back in time. Na yung nakikita mo lamang sa mga libro, sa mga pahina ng libro, makikita mo actual, no? Actual. So punta ka ng France, punta ka ng ibang lugar. Pero sabi ko nga, ito ang pinaka binibigay ko sa mga estudyante. Bago natin tuklasin ang magagandang lugar sa labas ng bansa, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Diba? Bisitahin muna ang Pilipinas. Mura na magbiyahe ngayon. Mura na. Bakit? Bakit mura? Kasi nga, yung pagbibigay ko nga sa estudyante, ano bang mura? Kasi ngayon, meron tayong tinatawag na LCC, yung low-cost carrier. Okay, low-cost carrier. Ibig sabihin, marami na mga airlines na nagbibigay ng piso fare. Pero, huwag kayong maniwala na piso. May tax pa yon. May tax pa rin yon. Pero, ibig sabihin, punta ka ng Boracay, piso fare. Yung Boracay na 3,000 pesos na balikan, pwedeng mga 800 to 900 pesos na lang yon. Pero, may ano yon, may katapat yon. Ibig sabihin, kailangan mag-book ka at least 6 months before. Ayun. Yun, may catch. May catch. Nako, okay, Dr. Brian and Sir Ruel, bago tayo magpatuloy sa aming susunod na katanungan sa'yo, shout out po muna tayo sa mga nanonood. Sophia Cabalunan, ako hindi ko mababasa lahat. Pakitulungan ako. Dr. Brian, nakikita mo rin po ba? Abby Caruza, Alexia Wilbert Ramos, Lourdes Favilano, at marami pang iba, marami salamat. Ang daming nanonood, Dr. Brian and Sir Ruel. Ayun. Ang daming class. Ang bilis ng ano ng galaw ng mga nagko-comment sa ating Facebook live. Na mamaya siguro magkakaroon tayo ng panahon para banggitin ang mga pangalan nila. Sige. Ayun, may mga nagpapa-shoutout mamaya na po. Sa ngayon po, Sir Ruel, kami ay gusto naming malaman, ano ba ang unang lugar na napinuntahan mo sa labas ng bansa na hindi mo malilimutan? Okay, ito ha. Ito, trivia pa rin to. Bago pa mag-K-pop, ako na siguro ang unang nakagusto sa K-pop. Kasi, naalala ko noong 1991, pinadala ako ng Pilipinas sa 17th World Jamboree sa Mount Soraksan sa Korea, sa South Korea. So ito yung medyo nakakatawang pangyayari. Akala ko kasi, ang Korea, tropical country like us, which is medyo okay naman. So sa umaga, mainit. Pero pagdating sa gabi, napakalamig. Kasi situated yung Jamboree site sa taas ng bundok. Tapos, ang hindi ko makakalimutan doon, ang sabi nila, ang South Korea, kalapit lang ng North Korea. Tapos sabi nila, ano ang namamagitan sa dalawa? Yung tinatawag nila na DMZ or Demilitarized Zone. Okay? Bakod lang. Kaya nga nung napanood ko yung sa Netflix na Crash Landing on You, bigla ko na-recall, ito yung mga pinuntahan ko way back noong 1991. So ang sarap balik-balikan ng mga memories na yon. At of course, syempre, alam mo naman ang Pilipino, napaka-hospitable din natin, di ba? So in terms sa pag-share ng food, so syempre kami tanggap lang kami ng tanggap ng ino-offer nila. Ayun, na unang tatikman ko, kimchi. Nung tinanong ako, okay ba? Okay ba? Sabi ko okay, pero at the back of my mind, napakaanghang ng kimchi. Di ba? Oo. So unforgettable yon, sir. Unforgettable. Wow. Dr. Brian, ikaw ba? Anong unang bansa mo ang napuntahan? Ay, ang una kong napuntahan ay Malaysia. Malaysia. Sa Asia. Sa Penang. Marami rin pagkain doon. Ako. Magkaparehas. Magkalapit yung ating unang, ang bansa na napuntahan ko na una ay Singapore. So magkalapit yan, di ba? Oo, Southeast Asia. Actually, mabilis lang kasi magbiyahe sa Southeast Asia. Walang visa, low-cost carrier, di
Diba? Marami ka talagang mapupuntahan. Mm-hmm. Alam mo, nakakatuwa talaga na pinag-uusapan natin ngayong araw ay mga lugar na bawal. Para tayong mga diabetic na nag-uusap tungkol sa pastry, hindi ba? Nako, Doc. Medyo linya yan ang aming programa, pastry. At hindi lang basta pastry. Masarap na pastry, hindi ba mga HMTM students? Oo, totoo ka dyan, no? Naranasan ko rin bumiyahe sa ibang bansa. Kung hindi lang nakaka-stress ang mga airport at mahalang pamasahe, bakas mas madalas akong lumalabas ng bansa. Parang may mga mura naman na maaaring puntahan, tulad ng sa Kota? Kota? Kota Kinabalu sa Malaysia ba yan, Dok Ami? Parang hindi. Sa Dakota Street, Harrison. Isang sakay lang yan sa St. Paul University of Manila. Parang New York, Cubao lang din. Oo, oh, why not, diba? Ayan. So, Sir Will. Yes, Doc Brian, no. So sabi ko, nire-recall ko saan yung sinasabi nila? Yun pala, akala ko South Dakota, no? South Dakota. Kasi syempre pag South Dakota, Amerika, 'di ba? Ang Mount Rushmore. Kasi ako rin naman ay privileged na nagstay sa Amerika for about 3 years, no? So nalibot ko na rin ang Amerika. So yung ang Mount Rushmore, diyan natin makikita ang apat na presidente na nandiyan na kung saan inukit sa bato. Na trivia again. Ginawa rin niya sa Pilipinas. Ginawa rin yan sa Pilipinas, sa Mayla Union, na kung saan naglagay naman ang strong north ng figura ni President Marcos. Isang rebulto, yung kanyang buong mukha nandoon. Oo, naalala ko yun. Yeah. Pero pasensya na, si Rubel. Mm-hmm. Nararating ko pa lang ay Mount Sabor sa Mayla. Baka napuntaan ng Rushmore. Mount Rushmore, Mount Sabor. Sounds like naman, Dr. Brian. Teka lang, baka saan pa mapunta ang usapan natin? Ang usapan natin ay lakwatsa lang naman sa Pilipinas dahil ang tema pa rin natin ay wika at pagka-Pilipino. Bahagi ng wika ang lugar kung saan ito sinilang, hindi ba? Tama. Lokal lakwatsa tayo ngayong Biyernes, mga ka-Biyernes. Tama. Mahalin natin ang Pilipinas. La vida lakwatsa. Ano ba ang nakahain na pampabigla ngayong araw na to? Ayan na naman, Dr. Brian, huhulaan ko. Ito ba ay trip to Jerusalem? Ang saya ng position ko, pwede kong paglaruan ng mga episode. Oo nga ako, mga ka-Biyernes. Ako'y nabibigla sa... tuwing Biyernes na lang may ibang gimmick si Dr. Brian. Showbiz! Gusto ko yan! Yes, yan. Magbibigay tayo ng titulo ng mga pelikula. Huhulaan ni Sir Ruel kung saan ito nag-shooting. Sa loob to ng bansa, hindi muna tayo lalabas. Kasi wikang Pilipino tayo, Pilipinas ang ating focus. Kapag nakuha niya ang tamang sagot, magkikwento tayo ng karanasan sa showbiz na may kinalaman sa lugar. Kung mali si Sir Ruel, siya ang magkikwento ng isang hindi malilimutang karanasan sa lugar na yun. Naku, magkakamali kaya si Sir Ruel, Dr. Brian? Ay, magkakamali or tama, magkikwento yan si Sir Ruel. Oh, sa bagay, tama ka doon. Pero bago yan, Dr. Brian, ito kasi ng ating episode ngayon ay usapang lakwat. Siya kailangan may patunay muna na talaga si Sir Ruel ay hari o pinuno ng lakwatsahan sa dito sa St. Paul University, Manila. Kaya may ipapakita lang tayo na video ng mga napuntahan niya na lugar dito sa Pilipinas. Kaya Danica, ipasok na yan. Parang Baguio to, no? May hamog. At... ano ba yan? Eh, di ba ako magkwento, Doc Brian? Go ahead. Oh. Yan, ito yan sa Manila. So napunta ako ng Lubok, Bohol. Okay, ayan, sa Tagaytay. Okay, sa Manila Ocean Park. Of course. I think this is in El Nido. El Nido. Wow. Ayan. That one is in El Nido. Of course, this is going to Bohol, yeah. Yan, zip line, that is in Davao. Naku, Calarega! Naisingit!
Ayan, nagpa-picture ako sa LRT kasi minsan lang sumakay dyan. Kasama rin siyempre ang mga pagkain. Oo, dahil, yan, I think this is in Bohol also. This is in Samal Island in Davao. This is in Palawan, I guess. So marami. No? Of course, Bohol. Ayan. Ang sarap ng trabaho ni Sir Ruel. Ayan. This is in Cebu. Parang hindi trabaho para sa kanya eh. This is Tagbilaran. This is in Legazpi. Okay. Ano pa ba? Ayan. So, I think this is on Oriental Legazpi. This is in Bataan. Of course, back to Manila Hotel. Okay. Ayan. This is in Naga. This was in St. Paul. May mga higante kami rito. This is in Rizal Park sa Manila. Of course, ang mga hotel escapades natin, hindi mawawala. Ayan. Kasama lahat yan. I think this is in Nobu. Nobu, of course, ang Chapel of the Crucified Christ. Ayan. This is in Kauri Grill in Palawan. Okay. Ay, galit-galit. Ayan. I think Ilocos. This is part ng Ilocos. Yeah. Part of Ilocos. This is in Intramuros. Yan. Oo, yan. The other one yung merong katutubo sa may ano yon, Antipolo. Yan. Okay. Napakarami niyang litrato, Dr. Brian. Daming litrato. Meron pang jumping ano? Wow. Correct. Bye. Opo, si Chef Boy Logro, Ami, naalala mo? Oo naman. Tayo. Oo naman. Of course, Ati-Ati. This was is ano? This is in Coron of course. No, this is in El Nido, I guess. Mm-hmm. Ayan. 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 Oh, saan 'yan? I think Palawan din siguro 'yun, no? Oo. Kasi ang isla ng Palawan marami eh. Oo. Marami ka talaga pwedeng maikot. Correct. Ayun, malimutan yung mga shopping, 'di ba? Sa Palawan. Mm-hmm. At dayo diyan. Ibigin ka na ba, Sir Well? Handa ka na ba? Maring marami kang masagot dito sa mga tanong namin. Handa ka na ba, Sir Well? Game ka na ba? Game na! Ayan! Yan. Okay. Okay. Sa una nating tanong, si Nora Honor, best actress, walang himala. Ang pelikula ay Himala. Ang tanong, saan nag-shooting ang pelikulang Himala? A. Pagudpud, B. Boracay, o C. Saporak, Pampanga. Mga disyerto itong mga to. Ako muna ang sasagot, Dr. Brian. Oo, ikaw muna. Lituhin mo. Oo. At tingnan natin kung malilito natin siya. Pero sige, ang sagot ko ay nagsisimula sa letrang P. At maraming himala na ang nangyari dito ng panahon ng lahari. Ito ba ay porak? Ay, sagot niya porak. Sir Ruel, anong tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay ito ay sa lugar ng Pagudpud na matatagpuan sa Ilocos Norte, particularly. Sa Ilocos Norte. Yung lugar ng Paway, yung sand dunes ng Ilocos Norte, doon isinapelikula ang Himala ni Nora Honor. Tama ba yun? Ang tamang sagot, tama. Letter A, Pagudpud. Ito yung trivia. Yan. Bigyan natin ng trivia yung mga nanonood ngayon. Trivia, it is a little known fact that the cove was shortlisted, yung cove ay yung sa Pagudpud, was shortlisted as a location for the Hollywood hit movie that starred Brooke Shields. Kilala nyo ba si Brooke Shields, mga millennial? Baka hindi na. Sino yun? Bigyan mo naman kami ng tip kung pupunta kami sa Pagudpud, ano ba ang dapat naming malaman? Okay, ganito. Sa tourism kasi may tinatawag kaming hub and spokes. Ano yung hub? Yung hub, yung pinaka-destination na pupuntahan mo. Tapos dun sa destination na yun, meron mga side destinations na pwede pa. So, kung pupunta ka na norte, of course, ang unang pupuntahan mo, Bigan. From Bigan, 3 to 4 hours, papunta ka na ng Ilocos Norte. Okay, from Paway, ang mga lumang simbahan. Okay, tapos mga 2 hours, papunta ka na sa Bangi, sa Windmills.
Tapos another 30 minutes, doon ka pupunta sa Pagod Pod. So nandun yung Saud Beach na kung saan napakaganda ng lugar. So ang sabi nila sa Pagod Pod, ito ang tinatawag nilang Boracay of the North. Pero ang sa akin, since napakatagal ng biyahe, 12 hours, yung Pagod Pod, sinasabi ko na, pagod na, pud-pud ba ang paa mo sa layo? Correct. Grabe, no? Sa yung pala yung ito, ibig sabihin ng Pagod Pod. Pagod na, pud-pud pa ang sapatos mo. Tama. So, Sir Ruel, total na, dito na lang din tayo sa buwan ng wika, di ba? Meron akong taon, tanong, no? Nung panahon ni Presidente Marcos, di ba, Ilocano si Marcos, dapat ba idiniklara niya ang pambansang wika ang Ilocano? Nandun na siya, eh. Palagay. Oo. Kasi, kung titingnan mo, kasi taga Quezon kami, yung parents ko, no, di ba? So, ang nag-declare ng pambansa wika si President Quezon. So, siguro, kung may kapangyarihan talaga siya, pwede niya talagang gawin yon. Pero, ang siguro naisip yan noong mga panahon na yon na yung Pilipino dapat magre-representa sa buong ano, sa buong Pilipinas. Okay? Kaya nga, hindi Tagalog ang ginawang national language eh. Kasi, di ba Tagalog, ibig sabihin, yung mga tao na malapit sa ilog, taga-ilog from the word Tagalog. Kaya yung ginamit na wika ay Filipino. F. Okay? Filipino. Okay? Parang gano'n. So, sa tingin ko naman, although meron tayong tinatawag na regionalism, pero ang inisip pa rin niya yung pangkabuuan para sa Pilipinas. Yun. At marami na rin tayong natutunan tungkol sa wika. So, agree naman ako kay Sir Ruel tungkol dyan, no? Kailangan kumakatawan talaga sa buong bansa. At ang susunod na lugar, Doc Ami, handa ka na ba? Handa na. Ano bang gagawin natin, Doc Brian? Tayo ba ay mainit sa lugar na yon sa pupuntahan natin? Kaya kailangan natin magpalit. 1, 2, 3. Hindi ko kasi mabasa. Oo, kailangan natin. Ayan. Ang susunod na lugar, Sir Ruel, Liza Soberano, love song, malamig. Ang tanong, saan nag-shooting ang teleseryeng Forevermore? A. Sa La Fortesa. B. Sa La Cerveza. C. Sa La Presa. Nako, ako muna uli ang sasagot, Dr. Brian. Alam ni Sir Ruel na napakatalino ko sa lugar. Kaya alam ko yan. Ang sagot dyan, eh, baka sakaling malito natin siya at maniwala siya sa akin. Ang sagot ko dyan, eh, basta may layan. La Cerveza. Kasi may inuman ng tuba sa mga eksena. Kaya yan ay La Cerveza. Tama ba ako? Ayan. Ang lito. Sir Ruel, tama ba si Doc Ami? Okay, Doc Ami, ang La Cerveza, ibig sabihin, ay nagre-representa sa beer. So, mali ang iyong sagot. Ayan. Ang tamang sagot ay La Presa. Okay. La Presa. Okay, La Presa. Bigyan natin ng ano ha, ng a little trivia. Tama yung sagot ni Sir Ruel, no? Almost unheard of even by city folk, La Presa became a tourist phenomenon that triggered the curiosity. Okay? That triggered the curiosity of those enamored by the magic of the world-trending Philippine teleserye Forevermore, aired every evening on ABS-CBN. Naging sikat siya dahil doon. Pero alam nyo, nung nagpunta ako doon, clean-nose nila ang La Presa kasi daw masyadong marami ng tao, nagkakaroon na ng pollution, parang nagkaroon ng trend, no, ng turismo sa La Presa. Anong palagay mo doon, Doc Sir Ruel? Ako, actually, ano yan eh, para nag-trend talaga siya. Bago ako pumunta ng Baguio, dadaan ka muna doon, a little known community. Pero kung pag-uusapan natin ang turismo, dapat titingnan din natin yung sustainable tourism. So, ibig sabihin, dapat maghahanda ang local community, local government, tapos yung mga business around the area, eh hindi talaga handa. So, ibig sabihin, dapat titingnan natin yung tinatawag namin na carrying capacity. Ano ba yung carrying capacity na ang lugar ay handa pa sa pagdating ng mga turista? Bigyan kita ng example ha, yung underground river sa Palawan, 'di ba? Gusto nating mag-attract tayo na mag-attract ng mga tao. Yun pala, nalaman ng mga scientists tapos ng mga miyembro ng DENR na ang carrying capacity ng lugar pala ay 700 lang. So ngayon, hindi na pwedeng sumobra sa 700 per day ang dapat pumasok.
Ayun. King. Diba? At yung nila yung maximum capacity, diba? Yes, oo. At Doc Brian, isa pa, yung Boracay, diba? Marami nagagalit dati kasi noong una, isinara nila ang Boracay. Kasi yung Boracay, kung titingnan mo, ang carrying capacity niya lang pala is around 14,000 pesos, 14,000 na katao sa buong isla. Pero pag nag-Boracay every May 1, alam mo ba kung ilan libo ang nagpupunta doon? Ang nagpupunta doon ay lumalagpas around 100,000. So, ibig sabihin, 10 times more than the carrying capacity. Oh. Yes. Yes. Kaya kailangang i-rehabilitate talaga, no? Gaano katagal ang karami, taon-taon. Grabe. Pero ako, Doc Brian, sabi ko nga, nung na-rehabilitate ang Boracay, para talagang pinagbigyan pa rin tayo ng nature o ng kalikasan. Kasi after nung 6 months na rehabilitation, dumating naman si COVID. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya napuntahan ng mga tao. Oo. So, kung pupunta ka ngayon sa Boracay, parang bagong isla na siya. Hmm. Parang ano, bagong fresh pangat. Fresh na fresh. Correct, diba? Correct. Hindi masyadong napuntahan pa. Naku, ako'y nasasabik na makapunta ng Boracay, pero sana naman po magtapos na talaga ang pandemic na ito. Dr. Brian, at tayo ba'y pupunta na sa susunod? O pwede pa ba akong magtanong ng isa? Magtanong ka lang. Bakit? Sir Ruel, meron pa ba tayong hindi nakikita? Paano ba? Meron pa ba tayong nakikita sa Baguio na katulad ng La Presa? Meron pa bang mga secret na place doon na ganun kaganda? Actually, marami pa rin. Kasi naalala ko nung bata ako, parang mga grade 3 or grade 4, ang pinupuntahan namin yung Crystal Cave. Siguro, hindi ko alam kung narating nyo yung Crystal Cave. Hindi ko talaga maalala. No? Yung Crystal Cave, tapos yung Mines View na kung saan, marami yung mga nagtatapo ng barya, tapos kinakatch ng mga bata. Pinagbawal din yon kasi naging delikado kasi madulas. Pag nahulog sila, bato yung babagsak kanila doon. Pero kung ako pupunta, kung tatanungin mo ako at pupunta sa Baguio, marami pa rin. Kasi sa John Hay pa lang sa loob, napakaganda. Sa Luwakan Airport, napakaganda. Sa La Trinidad, maganda. Ako, yes. Sa Forest Hill. Tama ka dyan. Diba? Maraming lugar. Ang sabi ko nga, at ito, isa pang trivia. Alam mo ba, ang Baguio, ang nauna na tinawag nila na wagwagan? Alam mo yung wagwagan? Oo. Di ba, Doc Brian? Naalala mo ang wagwagan? Tourism attraction ng wagwagan. Oo. Oy, paliwagan pa naman kung anong wagwagan sa mga hindi nakakaalam, Sir Ruel. Lalo na yung mga kabataan natin. So, ang wagwagan, ito yung mga nakikita natin ngayon na binibili na second hand, yung mga naka-box, no? Naka-box. Ano tawag ba ngayon yan, Ami? Ukay. Ukay, correct, ukay. That's the term ngayon, ukay. Uh-oh. Pero noon, yung mga unang panahon, yung mga years ago, no, talaga nagpupunta sila kasi nakakabili talaga sila doon ng mga branded na items. Hmm. Minsan, may mga etiketa pa. So, tama. Yan yung mga wagwagan. Kaya pag nagpunta ka ng Baguio, malamang pagbalik mo sa baba, sa sentro, makakapag-uwi ka ng leather jacket na maganda. Ay, at hindi ko itatanggi na tayo ay nakabili na niya. Naku, tayo may dadagdag ko lang. Tuwing gabi, nung huli ako nagpunta dyan, meron ng strip market. Lumalabas ng mga building, ang mga wagwaga, nandun sila sa may Burnham Park. Ang oo. Diba? Tama ka dyan, Doc Brian. Sa likuran ng Burnham Park, kalinya ng mga lechunang manok. Correct. Diba? Oh. Nakakatuwa, no? Kung kami nakapunta ng Baguio ni Sir Ruel ay mga 3 taon na siguro ang nakakaraan, ano, Sir more, Ruel? More. Taon na, at nakakasabik na rin talaga makita. Doc Brian, ano na pa ang ating susunod? Meron akong isang tanong kay Sir Ruel. Mas magaling pa ang mga taga-Baguio sa English kaysa sa mga Pilipinong nasa Maynila. Kahit mga ano, di ba, mga igurot ang gagawin. Alam mo, Doc Brian, may sagot na naman ako dyan. Trivia. Trivia ulit. Trivia. Kasi, nung panahon ng mga Amerikano, so, pumili sila ng isang lugar na kung saan meron tinatawag silang rest and recreation. Na kung saan, nakita nila yung Camp John Hay. Uh-huh. Okay? Yung John Hay ngayon. So, yung mga Amerikano na dumarating sa Philippines, nagbabakasyon sila doon. Okay? Yeah. So, tapos, yung tinanong ko, bakit marami magaling mag-English dito? So, syempre, nagkaroon ng intermarriages doon sa community. Diba? So tapos from there, parang nadala na nila. Pero sabi ko nga, Doc Brian,
hindi ako magtataka kung sa Baguio meron. Pag pumunta ka ng Banawe, 100% lalo nakakapag-Ingles sila sa Banawe. Oo. At naalala ko, meron din daw mga missionary na umakyat talaga sa mga bundok eh. Mga Protestant, yes. Catholic. At doon sila talagang nagpalaganap ng Catholicism in English. Kaya lumaganap daw ang English. Salamat daw sa trivia ha. Napakarami yung trivia, Doc Brian. Wala pa tayo sa kalahati ng ating palabas. At napakarami. Marami tayong natututunan sa paglalakwatsa. Pero, susunod, sabi nga ni Boy Abunda. Susunod. Ito yung susunod na tanong. Okay, ready ka na? Yeah, oo. Ako yung ready na. Isa, dalawa, tatlo. At mainit ang araw. Let's go. Oo, nakapakainit. Ancestral Homes Tour Guide Gerald Anderson. Ayan. Ang tanong, shooting ang pelikulang Every Day I Love You. A. Vigan. B. Bacolod. C. Laguna. Doc A. Palagay mo. Nako, Every Day I Love You, bakain mo. Ang sagot ko ay napakadali kasi andito ako araw-araw. Sabi nga sa kanta, isang larawan ng tunay na kaligayahan. Ito'y ina ng kalikasan na nasa puso ni Numan. Laguna, nang ikaw ay marating ko para sa para bang ako'y nagbago. Magkaibang, kakaibang damdamin. Tama ba ako? Laguna kasi ang nakita ko na ano, na lugar. Oo, oh, taga rito kasi ako. Nako, mali na naman. Ano ba sa mo, Sir Well. Alam mo si Doc Ami, bibigyan ko siya ng failing mark. Sa direction pa lang mali-mali na siya, lalong-lalo na sa lugar. Sa totoo lang. Pag sinabi ko sa kanya, kakaliwa tayo, kakanan siya. Shout out Dr. Mary Grace Youngson. At alam na alam nila ang aking kakaibang talento na yan sa lugar. Oo nga. Nakuha, ito ay naka-Facebook Live, mga kaibigan, mga kabiernes. Hello po. Kasi konting trivia lang kay Doc Ami. Kasi pag sa direction, sasabihin niya, ikaw na maghanap, hindi ko talaga alam kung paano hanapin. Yan. So siguro yun naman yung parang, oo. Parang kaya ikaw ay kaibigan ko. Yun ang silbi talaga ng ating pagkakaibigan. Ikaw ang aking taga-direction. Dahil dyan. dahil dyan, ang dapat na regalo sa iyo, Doc Ami, kompas. Nakakahiyaman aminin talaga. Ay, ibalik na natin kay Sir Ruel ang usapin na ito. Ano ang iyong sagot? Hindi Laguna. Of course, ang sagot dyan ay ang Home of the Mascara Festival, the City of Bacolod. Tama! Galing ni Sir Ruel. Ayan, bigyan ko kayo ng trivia tungkol dyan. So, central to the mood and theme of the film, no? Film na Oro Plata Mata, no? Is its setting. A house about an hour's drive from Bacolod City, capital of Negros Occidental. So, meron tinatawag dito na Gaston Mansion, no? Sa Bacolod. It is the ancestral house of Hacienda Rosalia in the municipality of Manapla. So, noong 1982, si Peke Galyaga, no, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, director siya ng Oro Plata Mata. Legendary ang ano pelikulang to. Ang ibig sabihin niyan, Gold, Silver, and Death. A multi-awarded film about the lives of two families, the Ojedas and the Lorenzo. So, in Negros during the Second World War. To this day, Oro Plata Mata is still considered one of the finest Filipino films ever produced with its superb production design and the performance of a stellar cast. It will always be remembered as the film that launched the career of actor Joel Torre. Pag napunta ka ng Bacolod, ang unang kakainin mo yung chicken nila. So yung masarap na chicken, yung JT chicken, di ba? Joel Torre. Yes, Joel Torre's chicken yon, di ba? Kasi iba yung pagkakaluto talaga ng chicken sa Bacolod. So aside from it, ang daming pwedeng puntahan sa Bacolod, no? Aside from the ancestral houses. And of course, sabi ko nga, kung gusto nyo romantic, no? Kumain kayo sa restaurant, yung sa The Ruins. Sa Bacolod. Tapos konting minuto, mga 30 minutes, mapunta na kayo ng Silay in Bacolod. So, napakaraming lugar na pwedeng puntahan. And of course, napakarami rin souvenirs, no? Napakaraming souvenir na pwedeng mabili. Tapos yung mga lahat ng mga pagkain kasi nila parang
palaging may sweets. Tinanong ko, bakit palagi may mga sweets yung pagkain nyo? Kasi nga, asukal. Yung galing sa ano, galing sa tubo. Sa farm. Oo. Correct, sa tubo. Oo. Sir Ruel, sabi nila, mga taga Bacolod daw, ay ang pinakamalambing magsalita. So, kung ganun, dapat bang ikonsidera na pambansang wika ang wika ng Bacolod o Hiligaynon? Opinion mo? Yan. So, siyempre, papasok na naman dyan yung pagiging regionalistic natin. Sabi nga natin, kailangan mayroon isang wika na mag-uugnay sa bawat region sa bansa. Kung magkakanya-kanya tayo, di ba kung marerecall mo nga, no, naalala ko nasa Nine Filipino pa kami, yung, kasi nagtrabaho ako sa, ano, sa Nine Filipino tour guide at the same time, project development officer dun sa Philippine Museum of Ethnology. So ang opening line ko dun, sir, palagi, on behalf of the 189 ethno-linguistic groups in the Philippines. So magsasabihin ng mga ano, 189, but kami ay pinagbibigkis ng isang wika na yon ay ang wikang Pilipino. Oh, siguro dapat natin matutunan sa mga taga-Bacolod, tayo rin ay magsalita na malambing sa pandinig. Diba? Ano ba ang sample ng pagsasalita ng malambing? May kaibigan ako na mga taga-Bacolod. Tapos kausap niya yung kasambahay niya. Ay, Sir Ruel, may alam niya. Ayun, nagkinakausap niya. Akala ko ang sweet-sweet, yung pala pinapagalitan na niya. Ayun, ganun sila kalambing. Ano ba naman ang iyong niluto ay sunog? Sobrang malumanay, hindi ba? Malumanay. So, Doc Ami, handa ka na ba sa susunod na tanong? Bakit hindi? Eh, sige na. Ibigay mo na yan, Dr. Brian. Nako, teka, nahulog ayan. Po. Ayan! Ayan. Men in Black kami ngayon. Ayan! Sige. Pang-apat na tanong. Ay, pang-apat na ba ito? O, tama. Ang pang-apat, John, para sa lakwatsero na si Sir Ruel ay... May Samilbi Beach Sawi mula sa pelikulang Camp Sawi na nag-shooting sa A. Kota Kinabalu, Malaysia, B. Kota Beach sa Cebu, o C. Kota Kalaruega, Batangas. Doc A, palagay mo. Paano ko balilituhin si Sir Ruel dito? Pero sige, Sawi, baka mo, Sawi. Dito kasi sa lugar na to, maraming kinakasal. Pero hindi naman sila nasasawi. Pero puntahan din ito ng mga gusto magmuni-muni. Ito ba ay Kota Kaliruega ng Batangas? Sa northern part ng Philippines, ang Camp Sawi. So sabi ko nga, yung pelikula lang ang Sawi, pero yung lugar, hindi. Wagi. Wagi. Correct. Correct. Napakaganda ng pelikula ng yun. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng trivia. No? The latest to experience Cebu's natural beauty is even Kim Yo-yeon. Alam ng mga kabataan to. A member of the girl group Girls' Generation or SNSD in Korea. Dr. Brian, habang sinasabi mo yan, lalo kaming nasasabik na talagang mag-ikot. Mukhang lumalaki ang nal ko sa paa. Oo, ako'y naglalawa. Lako, Dr. Sir Ruel, kung ikaw ay unang beses magpupunta sa Cebu, matanong ko lang, ano ang una mong dapat puntahan? Okay, sasagutin ko yan sa perspektibo ng kasaysayan. Number one, kasi ngayong taon, di ba 500 years of Christianization? So ibig sabihin, ang pagdating ng Katolisismo sa bansa, so sa lugar ng Cebu. So pag nagpunta ka sa Cebu, ang unang makikita mo doon sa sentro, of course, ang Magellan's Cross. Tapos lakad ka lang ng konti, nandun na ang Santo Niño Shrine. Okay? And of course, since tayo ay nasa St. Paul, mga Catholic tayo, meron tayong debosyon sa pagiging Kristiyano, doon nyo rin po makikita yung simbahan na kung saan ay ang tawag natin dito in honor of the second Filipino saint, no, si San Pedro Calungsod, na kung saan makikita yon sa tapat lang ng SM by the Bay sa Cebu, na napakalaking lugar. Okay, so yung mga lugar na yan pwede mong puntahan. Tapos 30 minutes away nandiyan ang Mactan Island. Okay, so diyan ang Mactan Island. Ano pa ba ang pwede puntahan? Pwede mo rin mapuntahan yung Chinese temple sa May Cebu. At napakarami pa ibang lugar. And of course, ang pinakahuli, bago ka umuwi, kailangan dumaan ka sa Tabuan.
Ano ba yung Tabuan? Yung Tabuan ay isang palengke sa Cebu na kung saan makakakuha ka ng murang danggit, pusit, dilis, lahat. Ako, naalala ko tuloy. Punta mo raw sa palengke, paglabas mo, amoy danggit ka na. Oo, napakabango ng lugar na yun. Pero napakamura ng mga paninda, Dr. Brian, at alam ni Sir Ruel yan, talagang pag-uwi namin eh. May mga bit-bit kami. Hindi namang danggit. Ano pa ba ang ibang klaseng isda doon, sir? Yung espada, yung mahahaba. Oo, masarap. Ano, diba? Pusit. Din may pusit din. May pusit pa, oo. Pero diba, Ami, ang rule natin dyan, ay ano, okay, habang nasa Tabuan, yan yung suot nyo. Pero pagdating sa airport, dapat mag-chichay. Salitahan, tama. Oo. Kasi oo. Hindi tayo papayagan pumasok. Amoy danggit. may deodorizer. Yan. Correct. Ayan. Sir Brian, isa pa no, bago tayo tumungo sa susunod na bahagi no. Gusto ko rin i-explain lalong-lalo na meron tayong mga hospitality management students dito na kung saan ang Cebu ay sikat sa lechon. Tama. Yeah, 'di ba? Lechon. Okay. Lechon. So, nila 'yan. Kung ako, ang favorite ko doon, Subuchon. Subuchon, yung brand no, yung brand yung Subuchon. Tapos ang maganda din diyan sir, makakabili ka ng per kilo. Lalagay nila sa small box, tapos maiuwi mo, 'di ba? Uuwi mo siya, napakasarap, fresh. At the same thing no, kung anong meron sa Cebu, madadala dito sa Maynila sa murang halaga. Oo, okay, tama halaga. Yun. Natikman ko na ang lechon diyan, masarap nga talaga siya. No, nanunuot doon sa karne yung lasa. No? At saka may dagdag ko rin no, yung mga gusto magpunta ng Cebu on a low budget, may mga homestay dyan sa Cebu. So madali kayong makaikot. Kung limited ang budget nyo, hanap lang kayo sa internet, marami kayong makikita. Yan. Sir Will, ang mga Cebuano ay ayaw sa Pilipino dahil sabi nila batay daw ito sa Tagalog at hindi nagbibigay ng puwang sa ibang wika bilang basihan ng pambansang wikang Pilipino. Ang tanong, gusto mo bang magsalita ng Cebuano? Gusto mo bang maging fluent speaker ng Cebuano? Ako, kung mabibigyan ako ng pagkakataon, why not? Ang sagot ko. Oo, kasi the more na magkaroon ka ng maraming kaalaman, lalong-lalo sa lengguwahe, aba, matatawag kang isang linguistic ka, di ba? Ibig sabihin. Oo. Kasi kung sa business namin, sa hospitality and tourism, ang tawag namin, hindi ka pwede mabenta. Hindi ka pwede mabenta. They cannot talk at your back because tama. You know what they're saying. Sir, may makwento ko lang kay Dr. Brian, kapag tayo ay napupunta sa Bohol o Cebu, di ba meron tayong tour guide, tapos tinuturuan tayo ng mga salitangan nila, di ba? Yung tungkol sa mga, naku, pwede ko bang banggitin ang salitang yun dito? Parang wag na, ano. Alam mo yun, Sir Ruel. Pero ang paborito kong salita sa Cebuano ay yung ano, pila. At may pila, di ba? Kasi oo, makabili ako. Ano, ilan? Makabili ako ng ano, mga bagay-bagay doon. Oo. Pero nakakatuwa kapag kapag nagsasabi sila ng kung ano ba yung mga salita sa Cebu, di ba, Sir Ruel? At ano, excited sila magturoy, di ba, Sir Ruel? Correct, correct. Pero kasi ito lang yung parang pinakagusto kong sabihin din, no? May mga dialekto na sa atin, ay ibang ibig sabihin pagpunta mo sa ibang yan, lugar. Yan, tama ka dyan, sir. O, example, halimbawa, yung kanina sinasabi ko yung kapag nalilito, pero wag na natin sabihin ko anong ibig sabihin nun sa, ano ang salita yun sa Cebu, ano? O, sige, bigyan mo kami ng example. Ako, hindi tumulito na tuloy. Sige, Sir Ruel. Oo, kasi ano yan, tinanong ko din yan. So, sabi nila, pag ang isang taga-provincia na punta sa ano, sa Manila, tapos ang sasabihin niya ganun, nasa department store siya, ang dami niyang gustong makita. So ang sasabihin niya, naglilibog na ako. So siyempre, hindi ko masabi, ayan, sinabi na niya. Oo. Hindi kasi ako yung dito. Oo. So kailangan natin tanggapin, no? Sabi nga natin, hindi siya bastos, hindi siya masama. Yun ang literal na ibig sabihin. Nalilito siya. Kasi ang punto lang diyan, Doc Ami, pagbibigyan mo ng ibang kahulugan, talagang mababago ang perspektibo dun sa salita na sasabihin. Diba? Shout out sa mga nanonood sa atin. Ayan, no, marami. Pag sabi nga kayo ng mga salita sa Cebuano na parang ibang ibig sabihin pagdating sa ibang lugar. Tutulad ng ibon at langgam, di ba? Iba, meron sila mga pero, salita.
Doc Amy, maganda na mag-shoutout tayo ngayon. Oh, sige, mag-shoutout tayo. Oh. Cynthia Salazar, Doc Cynthia, hello. At Ma'am Lalaine, bakit ka nasa live? Dapat ikaw ay nandito, kasama namin. Ma'am Lalaine, hello. Shoutout sa si Doc Joanne Pupanis, meron siyang gustong ipatanong. Pwede ko na bang itanong? Itanong na, tanongin. Oo, sabi niya, Sir Rowell, meron ka daw bang napuntahan na lugar sa Pilipinas na ayaw mo nang balikan? Ay, exciting. Meron. Oh, sige, ano 'yon? Okay. Katotohanan 'to, no holds barred. Oh, hindi. Oo, katotohanan talaga. Nung napunta kami sa ano, sa Mindanao, okay, sa bahagi, no. 'Di ba? Totoo naman sinasabi natin, napakaganda talaga ng Mindanao. Pero may ibang lugar talaga na medyo kakaiba, no. Na yung lugar na pinuntahan namin, it's a tourist destination. Pero yung bawat kanto, may makikita kang mahaba na barrel, parang ganon. Pero sa tingin ko naman, is parang protection talaga siya. Kasi siya, hindi mo alam yung mga insurgents dun sa ibang lugar. Eh. Parang feel ko lang, kailangan dagdagan talaga ng peace and order. Pero yung mga lugar katulad ng ano ng Zamboanga, napakaganda, no? Yung Pink Island sa Santa Cruz, napakaganda. Pero pag medyo pupunta ka na dun sa lugar na sabi nga nila yung sa lugar ng ARMM, sabi ko hindi masama pumunta sa lugar na yon. Ang pinaka masasabi ko lang dapat sa turista, huwag ka pupunta ng ikaw lamang. Ibig sabihin, kung may pupunta ka ibang lugar, kailangan coordinated yon sa local government unit. Diba? Kasi sa totoo lang, kaya nagkakaroon ng malaking problema, marami kasing pumupunta doon sa lugar na wala na maalam yung local community, tapos hindi alam nung barangay na meron palang tao doon. So dapat talaga ire-register mo talaga para at least ibig sabihin na tayo sa turismo, gusto nating puntahan yung lugar, dapat alam din. Dapat alam din. Pero kung babalikan ko yung tanong ni Ma'am Joanne, siguro nagkataon lang siguro medyo may hindi magandang pagkakataon. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo, no, sa mga nakikinig. Kasi sa totoo lang, medyo masama talaga yung pagtingin nila kasi minsan sa Mindanao, akala nila lagi kaguluhan. Napakadaming lugar sa Mindanao na pwedeng puntahan. Nandiyan ang Cagayan de Oro, nandiyan ang Davao, nandiyan ang Siargao, no? So ang masasagot ko diyan, ito ay tinatawag na mga pagkakataon lamang. Pagkakataon lamang. Okay? Hindi sa tingin mo palagi 'yun ang nangyayari, 'di ba? But overall, sabi ko nga, ang Mindanao ay isang growth area sa tinatawag natin na BIMP, yung Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines. So, yung tinatawag natin na backdoor. Kasi okay na tayo sa northern eh. So backdoor naman, ibig sabihin, kailangan lang pag-igihin natin yung peace and order, coordination, at the same time, bigyan na magandang infrastruktura para magkaroon ng smooth travel, accessible sa lahat. At saka, ano, kung mahilig kang kumain, punta ka ng Mindanao, ang mura ng prutas, di ba? Lalo na sa Cotabato, mura-mura ng pagkain doon. Ay nako sir, ito nga, naaalala ko, no? Nagpunta kami sa Pagadian, tapos sa Dapitan, Dipolog. Alam mo kung magkano ang isang kilo kulay violet? Okay. Ano, kulay violet na yung bilog ah, yes, yes. Teka, pakitulungan po kami, Jen. Ano nga yun? Bilog na, baka may sumagot. Sige, mamaya. Ay, mito ba yan? Hindi. Nakalimutan ka. Mangosteen. Maraming salamat, Dr. Joanne Tupanes. Nako, maraming salamat sa tulong nila. Ayan. Alam mo ba kung bakit? Ang mangosteen doon, sa Dapitan, 20 pesos per kilo. Okay. 20 pesos per kilo. Okay, ah. O, di syempre, kung 20 pesos per kilo, ibabox mo talaga siya papunta ng Maynila. Correct. Diba? O, papunta ka ng Davao, ang Suha. Suha naman dyan, syempre, sa Davao. Diba, ang isang box sa Davao, 10 ang laman, diba? Mga 400 pesos. Samantalang dito sa
Maynila, yung isang suha, 130, 140 pesos. Correct. Imagine that. Napakabigat naman sa airport nung ako yung ina, sinubukan ko magdala. Hindi, pero meron bus ha. May bus ang Davao. Oo, nadala dito. Tama ka naman, Dr. Brian. Ako, may kwento ko lang, saglit lang to. Naalala ko na ako pumunta ng Dipolog at Dapitan. Siyempre, mag-buffet. Oo, buffet. Ako yung nagtatrabaho pa sa ibang kumpanya. Nag-buffet kami. Ano, isang 100 piso. Seafood buffet. O diba? Paano ka ba namang hindi tataba o magiging malakas kumain sa ganung mga napakasarap at napakamura ng mga pagkain? Hanggang sa kasalukuyan siguro ganun pa rin, ano? Lalo na pag maraming harvest, talaga magmumura. O para mabenta lahat, hindi ba? Tama. Pero gutom niya ang mga audience natin. Hello. Oh. Sister Marivic Estrella is watching. Hello. Shout out to sister. Tagamitanaw po ako, sabi niya. Saan sa Mindanao, sister? Alam niya yan. Magbabanggitin ako ng pangalan na yung mga nagpuso sa atin. Oh, sige po. Ivonne Arquero, si Miss Lalaine Malyari, Luis Joan Manuel Bitoon, Judy Luna, Yayo Samson, si Cheesy, si Senza Punsanan Lobo, si Chris, or Chris Go. Oo. Lalarcos, Paul Jan Tababa, Ching Faigao Onyas, Sofia Mendoza, Denise Lynn Briones, Kurt Angelo Salonga, Adi Lara, at si Ella Ramirez Rigera. Gusto mong dagdagan? Ang nakikita ko ngayon, mga nagkukomento. Polo Molok, South Cotabato daw, si Sister Marivic Estrella. Naku, hello po, sister. Naku, malapit ka na namin maging guest dito. Francesca Di Chanco, hello, Chelva Raja. Hello, from Singapore pa yan. Alexia, estudyante mo daw siya sa Rowell. Hello, shout out sa mga BME students ko ng franchising at TM. Sino pa ba ang nakikita natin dito? Ako, Dok Ami. Na napakarami. Dok Ami, pwede ba ako mag-shout out? Oo, bakit hindi? Sige. Ayan, ito na dito. With matching picture sa messenger ko to ha, para nanonood talaga sila. Okay? Kurt Angelo, Alexia, Jane, John, Maureen, Rich, Bobby, Frances, naku, buong klase ko yata nandito. Maraming salamat. Hello, and welcome to St. Paul University Manila, mga freshmen yan. At syempre, nandito din si Ginang Eva Navarro kasama natin sa Zoom. Mamaya, Ginang Eva, ikaw ay magsasalita. Meron siyang patalastas mamaya. Oo, meron. Tapos ka na si Rowell? Oo. Okay. Tayo ay suspunta na sa susunod na. Okay. Oh, 1, 2, 3, tayo ba magpapalit ng... Oo. Sabi nga ni yan. Okay, ang susunod, Muslim Nora Honor, Baog na Asawa. Ang pelikulang Thy Womb ni Brillante Mendoza ay nag-shooting saan? A. Rawi, B. sa Palawan, o C. sa Tawi-Tawi? Doc A, ano ang sagot? Teka, mag-iisip pa ako paano ko ba. Hindi ko naman malilito si Sir Ruel eh. Pero sige, sasagutin ko yan. Malamang sa Palawan yan, kung saan nandun ang Underground River, isa sa mga new 7 wonders of the nature ng 2011. Ito daw ay umaabot sa 24 na kilometro. At ilang beses na rin namin napuntahan ito ni Sir Ruel kasama ang ating mga mag-aaral ng hospitality and tourism. At bakit ko sinasabi yon? Wala lang. Gusto ko lang ipagmalaki na nakarating na ako ng Palawan. Walang kinalaman sa pelikula, Doc Brian. Bukang mapapagalitan ka na naman, Doc. Oo nga, mali na naman ba? Ano ang sagot, Sir Rowell? Okay, at sabi nga nila, ang mga Pilipino mahilig sa paulit-ulit na salita. Uh-huh. Diba? Tinan mo. Atulad ng? Ilo-ilo. Uh-huh. Diba? Mga lugar. So ngayon, ang sagot ko dyan ay Tawi-Tawi. Very good, Sir Rowell. Ang sagot ay Tawi-Tawi. So, konting trivia lang, no? Nabasa ko to sa Business Mirror. Sabi nila, fans wound when Brazilian-Japanese model actor Daniel Matsunaga serenaded the winner of the Budyang Tawi-Tawi pageant. Biruin mo, nakakarating sila ng Tawi-Tawi. Wow. Tinging, ngiti, and when you say nothing at all. Si Matsunaga, ito yung nanalo to ng PBB, di ba? Mm-hmm. Yan. So, sang to the throng of hysterical fans sa Tawi-Tawi ha, the Department of Education Sports Complex in the capital town of Bongao. So joining Matsunaga were actresses Bianca Manalo and Kylie Padilla, who is a Muslim at heart. And of course, Rico Blanco. Showbiz na showbiz tayo.
Diba? Iyan ay isang paghahanda sa mga susunod natin palabas sa Finally Friday, Dr. Ben. Mamaya natin sabihin yan. Showbiz na showbiz. May tanong ako kay Sir Rowell. Kung Sir Rowell, kung may 3 days and 2 nights kang libreng stay sa Tawi-Tawi, sino ang isasama mo at bakit? Bukod ano sa yan? Akin. Parang hindi ako masaktan pag hindi ako ang sinagot mo. Oo, siguro ano safe answer ang isasama ko mga kaibigan ko. Mm-hmm. Yan mga kaibigan. Oo, para alam mo rin kasi sabi natin minsan sa pagtutur mo maganda rin yung may adventure ka. Uh-oh. No, yung may adventure na hindi lang palagi sa magagandang hotel ka pumupunta, 'di ba? So mm-hmm. minsan may mga lugar na dapat ma-explore ka kasi naalala ko ano nung na nag-tour kami sa Birak sa Catanduanes, napakagandang isla doon yung Magnesia. Mm-hmm. Alam mo kung saan kami nagstay, nagpagawa lang, nagpitch kami ng tent. Tapos, kaharap kami ng ano, kaharap kami ng dagat. Okay, kaharap kami. 6:30 pa lang noong umaga, nakalubog na ako sa dagat. So, it was a different experience for me. And the same time, yung mga tao sa lugar, nagtataka sila. Bakit kami landon, bakit lang naliligo, parang gustong-gusto na yun, bakit kami lagi nagpapapicture? Kasi sabi ko nga, sa kanila, yung magandang lugar, normal na sa kanila. Pero sa atin sa taga-syudad, minsan lang natin makita yon. Kaya we appreciate it, no? Naalala mo, Doc Ami, no? Yung kinekwento ni Tess, yung ating tour guide sa Bohol, di ba? Ano sabi niya, meron di ba silang, ano, meron silang Russian tourist na inimbitahan ng Department of Tourism. Alam mo, Sir Brian, ang ginawa, nasa middle of the road sila, sa may palayan, okay, bumaba. Tapos alam mo kung anong ginawa? Nagpa-picture lang sa rice field. Oo, kasi wala silang ganun eh, sa Russia. Sabik sila sa ganun. So, ibig sabihin, kung anong meron sa atin yung bountiful nature that we have, magpasalamat tayo. So, we have to be thankful na napakadami nating isla. Napakarami nating isla. Yes. Okay, meron po akong tanong kay Sir Ruel. Go ahead. Official na wika sa Tawi-Tawi ay Tausug. Papanoorin mo ba ang pelikula ni Vilma Santos kung ang wika niya sa buong pelikula ay Tausug? Okay, ang sagot ko... Hot seat yan ha, Dr. Brian. Oo, hot seat. Siguro ang sagot ko, oo. Kasi unang-una, kung talagang gusto mo malaman yung ano yung pinanggagalingan, pinaghuhugutan nila, okay lang na makita mo yung at marinig mo yung lengguwahe na yon. Pero sabi nga natin, sa panahon ngayon, hindi na problema yan. You just turn on your smart TV, tapos meron ng translation sa ilalim. Di ba? Parang ganon. May subtitle na. Oo, may subtitle na. Di ba? Tatanungin natin, bakit ba mga tao parang hulog na hulog sa K-pop? Pag tinanong mo, naiintindihan ba nila? Hindi, kasi mas nakikita nila emotion, di ba? Tapos sa ilalim, kung gusto mo maintindihan, edi ano ka, subtitle. Yun lang ang sagot doon. Ang galing. Hindi, pero totoo yun, no? Diba? Kung nga aarte pa ay si Vilma Santos, di, kahit hindi mo siya maintindihan, di ba? Galing niyang umarte. Ayan. Okay. Pwede naman nagyan ng subtitle, di ba? O, yes. Manonoodin ko yan. Ito, Doc Brian, ito ha, may nabasa ako. Isang business tycoon, no? Isang business tycoon. So sabi niya ganun, pag ako ay nagsisimba, no? Hindi ako nagsisimba sa lengguwahe na kinalakihan ko. Nagsisimba siya dun sa dialekto ng iba. Bakit? Mm-hmm. Kasi mas mararamdaman mo daw 'yun kasi pilit mo nako-concentrate ka eh kung saan sa pangyayari na ganun, 'di ba? Eh kasi 'di ba pag normal na yung naririnig mo parang it will just be a passing thing, di ba? So, siguro, kanya-kanya talaga tayo na pagtingin sa wika. Tama, tama ka doon, Sir Ruel. At may dagdag ko lang, kasi pag hindi mo naintindihan, nagpo-focus yung attention mo doon sa nakikita mo. Correct. Mas visually na engage ka, mas nararamdaman mo yung emosyon, kasi yung naririnig mo ay hindi masyadong madaling intindihin. Nagko-compensate, di ba, yung ating karanasan. Ayan. Pati Doc Brian, sasabay ka sa ginagawa nila. Di ba? Ang galing, hindi ba? Ayan, pero merong susunod. Doc Ami, handa ka na ba? Nako, sige. Handa lagi, di ba, Dr. Ryan? Oo, susunod. Ayan. Jericho Rosales, Surfing at Love Triangle. Ang pelikulang Siargao
ay kinunan sa isang lugar na bahagi ng probinsya ng A. Surigao del Norte, B. Siquijor, o C. Surigao del Sur. Doc A, palagay mo. Hindi na ako mapalagay. Ano na kaya ang sasagot ko? Alam ko na. Ang sagot ko ay nagsisimula sa letrang S. Yes. Sorsogon. Secret. Kasi baka pagalitan na ako ni Sir Ruel, baka magkamali na naman ako. Kaya secret na lang, Dr. Brian. The answer, letter S. Oh, so. Okay. So, ang sagot talaga dyan, kung turista ka na gusto mong pumunta, ang madali mong sasabihin sa kanila, Siargao. Pero yung lugar ay Surigao. Tama. Surigao siya. Kasi minsan, sa totoo lang ha, ang tinitingnan natin yung lugar, hindi na natin nakikita kung anong probinsya siya napapaloob, di ba? Napapaloob. Pero ang sabi ko nga, kung pag-aaralan natin geography, saka yung Philippine culture and tourism, dapat lahat yun, elemento sa pagtingin dun sa lugar. Kasi dapat hindi mo tinitingnan surfing lang. Napakaraming bagay na makapagdagdag sa iyong kaalaman. At the same time, mag-i-enjoy ka dun sa lugar. Kaya ang ano na yan, ang Siargao na yan, shout out sa mga students ko, papagawa ko siyang ano, papagawa ko siyang independent learning activity, no? Sana, oo. Sana hindi lang nila makita yung love story, sana makita nila yung ang, kung ano ang meron yung lugar na yon. Para sa tourism. Sarap niyan pag-aralan. Correct. Sir Rowell, hindi nawawala sa mga assignments niya ang Siargao. Kasi nga naman, napakaganda talaga ng lugar na yan. Pero meron akong katanungan, Doc B. Kay Sir Rowell, nako, ito ay isang hot seat uli. Sir Rowell, kung papipiliin ka sa dalawa, eyeglasses or sunglasses o sunscreen, ano ang hindi mo dapat malimutan sa beach tulad ng Siargao? Pakisagutan nga po, FB Live audience, kayo po ba? Ano ba rin sa tingin ninyo? Sir Rowell, anong yung sagot? Isa lang. Hindi pwede actually, po. Actually, mahirap yung tanong na yan para sa akin. Pero ito ang aking isasagot. Ang sagot ko ay... At kailangan nating sabayan si Sir Rowell. Ano na nga ba ang sagot mo? Ang sagot mo sunglasses. Ay... Glasses. Ayan. Okay. Bakit sunglasses, Sir Rowell? Kasi ganito. Kasi pag ang mata mo, okay, masyadong nakatutok sa araw, di ba? Hindi ka na makakapaglakwat, hindi ka na makakagalaw. Di ba? Okay? Samantalang, kung ang dala mo ay, ano to, yung lotion, di ba? Lotion. Okay? Uh-huh. Hindi nga masakit sa skin mo. Kaso bulag ka naman. Di ba? Pag-isipan na mabuti ang sagot. Oo, totoo yan. Hindi, pati alam mo din, titingnan natin yung mga ano, yung mga foreigner, di ba? Mm-hmm. Alam nyo ba, pag ang kutis mo ay nagtan, ang ibig sabihin, iyon na isang sign na ikaw ay nagbiyahe. Pumunta ka sa isang lugar na mainit. At yun yung bumabakat? Parang, yung bumabakat, oh, di ba, sir? At ibig sabihin nun, parang social status yun na nagtan ka. Ibig sabihin, you have been to an area na talagang may exposure ka sa araw. Di ba? Parang ganon. So, social status yun that you are vacationing. Mm-hmm. Yan. You are vacationing. Online ang tawag dyan. Correct. Oh, at uso na ngayon yung merong sleeves, di ba? Yung nakalis mo. Oh, correct. Lotion, ganun na lang. Pag malamig, nakalisin mo na siya. Di ba? At by the way, trivia lang. Si Andy Eigenman, di ba? Yung anak ni Jacqueline Jose, ay doon na nakatira sa siya. Oo nga. Masaya na siya doon. Alright. Sir Rowell, ang wika sa Surigao del Norte ay Surigao noon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng gumawa ng sarili mong wika, ano ang itatawag mo sa wikang yun? Naku, parang na-hot seat na naman ako. Oo, isa na namang hot seat. Papalitan ng wika nila. Sige, kaya mo yan, Sir Rowell. Ano kaya? Naku, parang wala akong maisip, Doc Ami and Doc Brian. Parang napakahirap kasi dapat ang wika... Kita mo may kaya naman pala may ambag si Dr. Brian. Sige nga, Dr. Brian, ako ngayon ang magtatanong sa iyo. Kung ikaw ang magbibigay ng pangalan sa wika sa Surigao del Norte, ano 'yon? Supenjogonon. Pwede ba 'yon? Oo, pero sir, mag-oo ako diyan. Pero dapat
doon muna ako sa lugar na yon. Kasi hindi mo makukuha isang wika pag hindi ka lumaki, pag hindi ka nandun sa lugar, pag hindi ka na-immerse dun sa lugar. Kasi yung wika, ito kasi tanong ko actually talaga, matagal na. Sabi ko ganun, bakit kaya yung mga tao na sa France, di ba? Nagsasalita sila ng wikang Pranses. Kahit hindi nila aralin, yun ang kanilang salita. Tama. Okay. Tapos ang Pilipino, ganun din. Pero bakit ang Pilipino, pag nagpunta dun sa, kahit Pilipino siya, pero dun siya tumira sa France, ang nasasagap niya na wika ay wikang Pranses. So, ibig sabihin, parang ano talaga siya, ang wika ay nasasagap mo sa iyong environment. Oo, na-absorb. Oo, na-absorb. Diba? Galing. Para ka lang sponge, diba? Sinisip mo lang yung language sa yung kabuuan. Ganun naman, diba? Kapag pumupunta sa isang lugar, eh, diba nga, Dr. Brian, nabanggit mo sa isang episode natin na ikaw ay nagpunta sa Cebu, mga ilang araw lang, eh, para ka ng Cebuano kung magsalita, tama ba? At saka, pinakamagaling magturo, ha, ng wika, yung mga bata. Oo. Gustong-gusto ko yun kasi hindi sila nag-judge pag nagkakamali ka. Tatawanan ka lang nila. Correct, correct. And Doc Brian and Doc Am, speaking of that, kaya nga kami sa Departamento ng Turismo sa hospitality industry, natutuwa rin ako na meron tayong ano, yung Philthai, di ba? Yung Philthai language course program natin. Okay? Tama. Kasi bakit ah? Yes. Oh, bibigyan ko lang kayo ng isang sample ah ng Filipino at Thai, okay? Yes, natutunan ko 'to. Okay. Kailan ba? Wednesday. Noong Wednesday, tama. Oo. Wednesday. Pag ang sinabi, aroy aray. Aroy aray. Okay? So pag aroy, masarap. Pag aray, ano? Masarap. Oh, 'di ba? Oo, yes. Galing. So at least 'di ba na nakita natin ay ano bang pagkakaiba? So sabi ko nga kung bago tayo lumabas sa bansa natin, okay? Talagang kailangan natin pag-aralan kasi ano advantage sa atin 'yan eh na pag sa isang lugar ka napunta, alam mo na kung anong gagawin mo, 'di ba? Punta ka sa palengke, punta ka sa lugar, no? Ma-appreciate mo 'yung kultura nila. Tama. Yun lang po. At para doon sa ating mga nanonood na estudyante ni Sir Will, join kayo sa aming field type project ha. Magkakaroon kami ng batch 2, batch 3. So, bago kayo graduate, meron na kayong alam na Thai words at Thai expressions. Tapos, Doc Brian, di ba ano yan? Libre, saka may certificate, di ba? Libre yan. So, mag-sign up lang kayo kay Sir Ruel. Tapos, anong tawag? Isa-schedule natin. Opo. Email me. Email at edu.ph. Yes. O at sbmanila.edu.ph. O ayan, ako na paalam ng aking promotion. Meron tayong kasama na nag-request ng isang lugar, di ba po, Dr. Brian? Oh, meron. Mm-hmm. Sino ba yung nag-request na yan? At napaka-importante. Tama. Sige, Dr. Brian, sabihin mo na. Si Doc Grace Longson, ang ating VP for Academics at Research, meron siyang request na isang lugar daw na pahuhulaan niya kay Sir Ruel. Nako, sige. Ito yon. Ann Curtis. Horror. Love story. Ang pelikulang ito ay kinunan saan? Doc A, ikaw magsabi ng choices. Letter, ikaw naman ang sasagot, Dr. Brian. Ako'y naubusan na ng panglilito. O, kaya diretso na natin kasi lugar. Una, sa Valour ni Jericho Rosales. Pangalawa, o letrang B, sa Cagayan Valley. O C, sa Valour. Este, Valer pala. Ayan. Ano yung sabon? Saan kaya? Saan kaya? Pasagutin na natin si Sir Ruel. Sir Ruel, anong sagot mo? Okay, ang sagot dyan ay Valer. Sa Valour. Hindi pala. Valer Aurora. Yes. Okay. So, bigyan ko lang kayo ng trivia dyan sa Valer. Pwede ba? May trivia na naman. Oo naman. Yeah, go. So, alam nyo ba yung simbahan ng Valer, no? Ito yung pinakamatagal na pinagkutaan ng mga Kastila, no? Hindi sila lumabas doon for 1 year. Okay, hindi sila lumabas doon for 1 year. Oo, talagang naging defense nila yon against the community.
dun sa lugar ng hindi pa Quezon ang tawag dun sa lugar na yun eh. So ibig sabihin, kaya yung Spanish government talagang nagbigay sila ng pondo para maibalik nila yung kultura na kung saan meron doon at tumigil ang mga Kastila noong panahon ng 1800. Okay? At alam mo pa, isa pang trivia, ang Baler din po ay lugar ng aking magulang, ng aking mother, no? Meron po kaming property dyan po sa may beach area, sa may Baler. Pero po, medyo nalulungkot lang ako kasi napakatagal din po ng biyahe. Medyo hindi pa po maganda yung daan. Pero ngayon, medyo okay na. Pero sabi ko nga, kung gusto mo na adventure, kung gusto mo ng surfing, Baler yung pinakamalapit na pwede muntahan. Of course, meron tayo sa San Juan in La Union, pero yung Baler kasi kakaiba, no? Kakaiba siya. Parang nasa ibang isla ka, pero nasa Pilipinas ka pa rin. Oh, ano kaya pakiramdam kung may zip line mula sa Maynila? Baler! Tumatak na ba yung zip line nga lang dito sa Tagaytay, halos nene-reverse na ako. Yun pa. Diyos ko, hindi ko po ma-imagine. trivia. Meron daw resort si Glyza at si San Pinto sa Baler. Yan. Nagpunta na sila Julian San Jose doon, sila Andy Eigenman. So, sikat na sikat ang Baler. Kaya dalhin mo naman kami sa Baler, Sir Ruel, isang araw. Correct. So, ano lang, madali lang din dyan pumunta, no? So, sabi ko nga, mag-rent lang tayo ng van, tapos diretso na tayo sa Baler, 8 hours. So, nandun na sa lugar na yan. Pero naalala ko kasi, yung mga produkto namin dati, yung gulay, yung mga palay, dyan ang gagaling sa Baler, kinatransport talaga. So, napakahirap na isang malaking truck. Pero ngayon, medyo maganda na infrastruktura. And of course, ito yung lugar din, no? Ng ating mga politiko na nandiyan, ang Angara clan nandiyan sa Baler. Talagang sinaayos nila yung Aurora at isang napakagandang lugar para sa mga turista. Ayan. So, Sir Will, Tagalog ang wika sa Baler, di ba? Mm-hmm. Oo, so tatawid ka lang sa Pacific Ocean. Di ba? Ang wika na Spanish at American English naman ang sasalubong sa iyo. Ang tanong, tatawid ka ba sa Pacific Ocean para i-promote ang Pilipinas sa wikang Pilipino? Alam mo, parang ano lang yan eh. Parang contest lang yan. Parang itinatawag natin mga Islands of the Pacific. Di ba? Why not? Pwede. Oo, kasi talaga makikita mo naman talaga, no? So aside from the culture, nandiyan yung wika natin, no? Sabi nga nila, ang wika sa Baler ay combination ng Spanish ng Chinese. Okay? Oo. Galing, no? Mm-mm. Yun. Okay. Nako, napakasaya. Ang saya-saya nito talaga. At hindi yata mauubusan si Sir Rowell ng kwento tungkol sa mga napuntahan niyang lugar. At ito ay tungkol pa lamang sa Pilipinas. Pero disclaimer lang ha, sadya ko pong minamali ang mga sagot ko para sa katawaan lamang. At baka isipin ng mga estudyante ko na hindi ko talaga alam. Ako sa mga nanonood, tayo na sa Pilipinas. It is more fun in the Philippines kahit sa chiktahan lang. Kahit man lang sa Finally Friday ay muling nabuhay ang ating katawang lupa. Sabi nga ni I.I. de las Alas. Salamat aking kaibigan Sir Ruel sa kasiyahang naidulot mo sa atin ngayong Biyernes. Ka-Biyernes ka na rin sa wakas. Ka-Biyernes si Sir Ruel. Sana ay mapaunlakan mo muli kami sa susunod. Marami pa tayong dapat pag-usapan tulad ng pagkain, mga kapistahan, mga kung anong-anong tanawin, mga aktibidades. Dapat bumalik ka Sir Ruel. Sabi nga ni Gary Valenciano, babalik ka rin. At dahil dyan, pagbabalik ang usapan, nako, kinatawagan namin si Ginang Eva Navarro para mag-imbita sa inyong lahat sa kanilang malaking pagdiriwang. Ayan, meron pa akong sombrero, nainggit ako sa inyo tuloy. Ayan, doon naman ako handa, ano? Wow! Ayan mo kay Sir Rubel. Ayan, tama. Meron pa akong headdress ngayon. So, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at mga taga-subaybay ng Finally Friday. Kayo din sa inyo, Doc Ami, Doc Brian, and kay Sir Rubel. Mukhang nalibot na natin ang Pilipinas nang dahil kay Sir Ruel, ano, parang pagkatapos ng pag nawala na tong pandemic na to eh, mukhang
mag-start na tayong mag-libot, ano? So makikipag-awareness na naman po ako. Tama po yung sinabi na ako'y muling nagbalik sa programa upang kayo imbitahan sa pangwakas na pagdiriwang ng Banang Wika, at ito'y magaganap sa pagtatapos ng araw ng buwang ito. So sa Agosto 21 August 31 po, sa Martes na po yan, sa ganap na ikalima ng hapon. Mabilis. Ang programa ay masasaksihan nyo virtually sa Facebook page ng The Polinian. So iniimbitahan ko po kayong lahat at nang mapanood, masaksihan nyo yung hindi naman po siya napakalaking o engrandeng palabas, simple lang pong palabas. Makikita nyo po ang talento ng ating mga piling mag-aaral. Yeah. So yun po ay bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Banang Wika ngayong Agosto. So maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Maraming salamat, Ninang Eva. Ayan, so kitang-kita natin na aktibo-aktibo ang mga estudyante at ang universidad sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, no? Kaya nagpapasalamat kami kay Ginang Eva sa pagtulong, no, para maisakatuparan ng gantong klase ng mga aktibidad sa eskwelahan, lalo na ngayon na nasa pandemic tayo at hiwa-hiwalay tayo, pero patuloy pa rin ating mga gawain, no, sa ganitong pagdiriwang. Ayan, at tulad ng sinabi ni Doc A, babalik ka rin, Ginang Eva, sa gusto mo. At bumalik mo na nga po ako. Sa gusto mo o sa gusto mo. Yan. Sir Ruel, may huli ka bang mensahe para sa ating mga manonood? Oh yeah. Ito yung sinasabi ko, no. Sabi nga natin, nandito tayo sa panahon ng pandemya. So ang pandemya, so lilipas din ang pandemya. Ang kailangan lang talaga natin ay magkaroon tayo ng mga vaccine o mga turok na para mag-ready na tayo. Pero sabi ko nga, sa ating maliit na pamamaraan, we should be restarting tourism in our own locality, di ba? Paano natin masisimulan 'yon, no? Magbalik tanaw tayo sa mga lugar, magkaroon tayo ng mga virtual tours, no? Okay, mag-order tayo ng mga pagkain mula sa lugar na 'yon. So, sa mga little way na 'yan, nasisimulan natin ang pagbabalik ng turismo. Ito nga ang challenge ko sa ibang lahat. Kung hindi handa ang turismo, sino mga tao ang magiging handa, 'di ba? Kasi magdadalawang taon na tayong walang biyahe, 'di ba? Magdadalawang taon tayong walang biyahe. For sure, pag nagbukas ang mundo ng turismo, talagang dadagsa at dadagsain tayo. At 'yun ang iniintay natin. We will be back to the normal. At the same time, like ko sinasabi, mag-enjoy, matuto, at dapat meron tayong pakialam sa pangyayari sa lugar natin, 'di ba? We should have an active voice na para sabihin natin, tandaan natin ang turismo ang tatlo sa pinakamataas na industriya na tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakataon lang na nagsara ito. So sabi ko nga, ang turismo ay down but not out. Yeah. Yun lang, Doc Brian. That's the spirit, Sir Romel. Yeah. So sana meron din tayong ganung klase ng pagpupursige at meron tayong optimism, no, para buksan muli ang ating mga pinto at makipag-ugnayan sa iba't ibang mga Pilipino sa iba't ibang lugar. Amen to that. So mag-ipon na po kayo ng pera para kapag muling nagbukas ang mga lugar sa mga lakwatsero na tulad namin, hindi kayo mahuhuli sa biyahe. Tama ba, Doc A? Tama. Tumpak na tumpak, at sa susunod na Biyernes, abangan nyo ang aming mga panauhin, mga, para sa unang hataw ng ating dekada serye, usapang pagbabalik tanaw sa mga dekada. Naku, Dr. Brian, mamimiss na ba natin ang pagsasalita ng Filipino? Ay naku, feeling ko na nahihirapan na nga ako mag-English eh. Sinabi mo pa parang medyo nakasanayan at nasasarapan na rin ako magsalita ng Tagalog, sa totoo lang po. Napakasarap ng pakinggan ang wikang Pilipino. Oh. Ayan po, pinapakita ngayon sa screen ang Finally Friday, usap ang dekadahan. Banggitin ko ba kung sino ang mga guests? Oo, siyempre. Brian, magmensahe po kayo sa aming FB page ng mga tanong na gusto niyong itanong kay Miss Chris, kay Rocky Terra, kay Kuya Kim. Kuya Kim Atienza, Miss Lovely Rivera ng Dots Entertainment noon. Ako, ako si Roel, huwag kang magkaila. Kilala mo siya. Claudette Ka ng Baguettes. Nako.
Adrian Panganiban para sa mga pinanganak ng ano, yung mga kabataan ng dekada 70, kilala siya. Ang magtatanong ay bibigyan namin ng Zoom link para makausap niyo mismo ang ating mga panauhin. Ayan. Naku, abangan niyo po yan. Napakasaya ng mga kwentuhan sa susunod na buwan. At syempre, mga kasama namin si Binibini, Lalaine, Malyari. Ang mga bisita po natin ay kanyang mga kaibigan na sumang-ayon na maging bisita natin sa ating programa. Tama, ayan, wag ka dito. Salamat, Ms. Lalaine. Dahil sa iyo, kaya nakuha natin ang mga nagkagandang mga bisitang ito. Yes! Kaya wag kalilimutan, kapag may Lunes ay may Biyernes. At kapag may Biyernes, may tambalang Side A at Side B sa Facebook at YouTube. Subscribe, like, at follow ang programa naming sa wakas, Biyernes, o finally, Friday. Nandito po kami para magbigay ng kasiyahan kahit man lang isang beses sa isang linggo. Hanggang sa susunod na Biyernes, simula at 4 ng hapon, dito lang sa FB page at FB account ng Polinian Edge 365 sa FB page ng Paul ng St. Paul University Manila at sa aming Polinian Edge 365 YouTube channel. So ulitin mga ka-Biyernes, ako po si Dr. Amelie Butiel ng Center for Continuing Education. At ako si Dr. Brian Banduga ng Center for Innovation at Development. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalayang Sabado. At Linggo sa inyong lahat, it's time for friends and family because it's finally Friday. Tumpak 100%. If you are interested in looking at the experiences as lived and seen from these types of people, then I encourage you to attend and listen to this webinar because you will come out of this webinar more empowered on doing this type of study. EDGE stands for Excellence in Digitized Education. This was conceptualized to provide online learning spaces with a cutting edge. So I discussed about the basics of phenomenology, you know, stating the differences and the uniqueness of phenomenology as a qualitative studies, because there are other qualitative studies that may seem like pheno, but it's not. EDGE tries to make research more reachable by allowing people who have done it to share their stories. It is more authentic that way. In my time, research was up there. You know, you leave the room more confused, more afraid to do research since the professors who taught it made research sound very difficult and very unreachable. But it's actually not. It can be done. We just need to appreciate how to do it. And EDGE offers you that. No intimidation at all in these webinars. I just want everyone to join us, you know, come be a part of EDGE, because it's not only engaging, it's empowering, and you get to meet friends. You know, we've met new friends, we have now new friends from other schools. It was a very unintimidating months, you know, last few months. Personally, I look forward to my Saturdays. You know, I enjoy the many surprises that the EDGE team did. And we have more webinars ahead. We're looking at innovation, higher education teaching, knowledge management, and more. So visit us at Polinian Edge 365. Again, Polinian EDGE 365.